Tatanggalin po natin yung kanyang nesting materials. Ayan po. Oh, ayan mga ka-vlog, good morning. It's a sunny Tuesday. So medyo mainit. 7 o'clock pa lang, kita nyo naman oh, ang araw, sikat ang araw. Ah. Good morning po mga ka-vlog. Ah. Ngayon po, meron po ako ikukang sa inyo ngayon na it's a 12 days na po ng ating mga bagong panganak na mama daw. So malalaki na po sila. So tatanggalin na po natin yung mga nesting materials para maging maliwalas na po sa kanilang ano, and then surviving ano na po naman sila. So sadly may namatay na naman po akong isa kanina kasi nadaganan. So siguro sobrang nabusog, tapos ayun, nadaganan po siya. So samahan niyo po ako, tatanggalin natin ang mga nesting materials, yung balahibo at saka yung mga dry hay, dried hay dun sa nesting box, nesting tray. So kumuha po ako ng isang nesting tray din. So dito natin po inalagay ang nesting materials sa tatanggalin natin. So alin ka po. Ayan, makikita mo niya po. Ayan, medyo masyadong maliwanag po. So tatanggalin na po natin yung mga nesting materials para mas maaliwalas po sila makagalaw sa loob ng kanilang nest box. So ayan, papasukan po natin ang kanilang ang cage ni Ameg. Tatanggalin po natin yung kanyang nesting materials. Ayan po. Ayan po sila o. So tatanggalin po natin para maging maluwang po ang kanilang takbuhan. So isa pong rason eh pagka ganyan pong medyo masikip po yung kanilang nesting box. Pag tumatalong po si mama doon, yung papa dede, so nadadaganan po yung mga kids. Kahit malaki na po niyan, nakakaroon po rin po ng mortality katulad ko po kanina. Pagising ko po kanina ay dati po apat sila, ngayon nakita ko yung isa ay patay na, tapos sabog ang ihi, malambot pa. So siguro this morning lang siya nabawian ng buhay. So kahit kanya na po sila na mataas na po ang survival rate nila, kaganyang age sa 12 days na po sila ngayon, so may namamatayan pa rin po kasi may mga aksidente din pong so mas much better po ay tanggalin po natin yung nesting materials niya para mas maluwag po silang nakakatakbo sa loob ng nest box. So tanggalin na po natin yung kanilang nesting materials. Yan mga ka-vlog, natanggalin ko na po yung mga nesting materials ng ating sa nest box para mas convenient silang makagalaw sa loob ng nest box. Vlog, dito naman tayo kay Cupcake. Tanggalin na rin po natin yung kanyang nesting tray. So as you can see, malalaki na po sila. Magkaroon pa po ng casualties pagka accidente na pa ka ni Cupcake yung So tatanggalin na rin po natin yung nesting materials. Gaya na po sila. So tinanggalan ko na po yung nesting materials. So naglagay lang ako ng mga konti-konting natira para meron sila napapaglaruan. So yan, ang isang purpose din po natin para hindi sila tumalon kasi nakakadagdag po sa thickness ng nest box, nesting tray, yung kanilang mga balahibo at saka yung dry grass. So pagkano nakaka-jump po sila, jump up sa nest tray. So pagka ganito po, medyo mataas po yung nest tray nila. So hindi na sila makakatalon.
So pagdating po ng mga 15 days, mga 20 days, ayan, out of the box na po sila. Pag nag out of the box na po, pwede na po nating, so pagka 21 days na po, ang ating mga cages, may lumalabas na po sa nesting tray nila. So pagka may lumabas na po sa nest tray nila, so it's about time na pwede na po nating tanggalin ang ating, ito po, itong nest tray, para maka-rooming around ang mga kids na sa loob na ng cage. Kasi kaya na po nilang habol-habulin yung kanilang mama do. So yan, tingnan nyo po itong itim. Oh. Oh, dark. Dark talaga, super dark. Oh, parang ano, parang color ng ano, color ng mini rex. Oh. So yan po. So 21 days, tanggalin na po natin ang nest tray pagka may lumabas na out of the box. Ibig sabihin, out of the box, out of the nest tray na po yun, pwede na po natin tanggalin ang nesting tray natin. So, yun po, mga ka-vlog. So, yan po mga ka-vlog. Ito na po yung ating natanggal na nesting material sa ating mga mama do sa nesting tray nila. So ang ginagawa ko po dito mga ka-vlog, pagka tinanggal ko na po ganyan, yung mga balahibong ganyan, so siyempre na mga naihiya na po yan, ang ginagawa ko po dyan after kung matanggal kong ganyan, sinusunog ko po yan hanggang sa sila maging abo para at least safe po sa ano, safe. Kasi kung may mga ano ba, may mga parasites o ano na pumunta po dyan, at least hindi na po sila kakalat. Ay mga blood na nung ipinanganak po yung ano, may mga nato yung blood diyan. So nag-o-occur po 'yun ng ano ng mga bacteria. So pag sinunog po natin 'yan, at least mamamatay na po sila. Hindi na po sila kakalat sa iba pang mga livestock natin sa paligid. Tsaka yung balahibo po, hindi na po lilipad-lipad sa ano sa hangin, at hindi na rin po kakalat. So halika po, kumuha po ako ng scratch or crumpled paper. Sunugin na po natin itong mga mga balahibo at saka nesting ano, materials. Sunugin po natin dito sa may ano. Ayan mga ka-vlog, sisindihan na po natin ito para masunog na natin itong madali po siyang masunog kasi sobrang tuyo na yung kanilang ano, mga dahon, mga grass, saka yung ano po, yung mga balahibo, yung mga kanila, madali po yung masunog. Kaya pagka ano po, ingat-ingat po kayo, alam mo, may mga cage kayo na ano, so stay away dun sa ang mga ano po, yung mga lighting materials po natin para hindi po masunog yung mga kids. Ano po, ang bilis masunog, tingnan niyo po. Susunogin po sila yung mga parasites saka yung mga yung dugo ng ano ng mag-labor ng ating mama daw, masunog din, mamatay din para hindi na magpunta sa ibang livestock. Ganyan, yan po yung practice ko pag itatanggal po ako ng mga
grass, dry grass, saka yung mga balahibo. Para po, ano po siya. May ritual din po ako niyang ano, hindi ko na lang po sasabihin sa inyo. Kasi para makita niyo po yung usok pataas. So, ibig sabihin pataas po yung negosyo natin. Palago. Ayan po, mauubos na po yung ating sinindihang ano. Yun po mga ka-vlog, dun po sa mga hindi po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, hit na rin po yung notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga i-upload na video. And dun po sa mga gustong magpa-shout out, please comment down below po, yan, para ma-screenshot ko po yung messages nyo at saka dapat po nakasubscribe po kayo sa aking YouTube channel para may screenshot ko po yung channel po ninyo para sa next vlog, sa next video ko po na i-upload ay makasama po kayo sa aking shout out portion, yung shout out segment po natin. Shout out time na po tayo. Shout out time. Sir Pabs, bumabati po sa inyo ng magandang araw. In-update ko lang po kayo sa aking practice pagka pinagtatanggal ng mga nesting materials. So keep safe, be strong, and keep healthy. Bye-bye!